Agree ako! Agree tayo! Nandito po tayo ngayon sa rice farm ni Mr. Roger Harion sa Barangay Talufo sa bayan ng Tiboli. Siya po ay 10 taon lang nagtatanim ng palay. We're here to learn more about planting practices and how it is properly done. Lowland rice is the main crop here. So, let's go! So, hello again mga ka-agri. Ako galing si Carla Jean Cevela, a third year ABM student at Mindanao State University College, General Santos City. And this is Mr. Roger Harion, a farmer. So, ari ka subong sa iya nga uma, and ang iya nga plant crop city, direct seeding. So sir, nga nag-direct seeding ka, wala ka nag-transplanting. So, para sa ako, sa sulod 10 na katuig, ang iya ko, ginastunduan ko i-transplanting. Kay diri sa amon area bi ang area diri sabi is rice terraces. Bali ang area is sandy loam siya. Kay kun nagpa-transplanted abi ka pag sandy loam ang area, diferensya abi na siya, kay mas paghugot ang duta ang humay hindi na siya magbata. Pero kung nag-direct seeded siya, makapursa bi nga paghapoy nimo sang bini, pwede ka makapadambol, maka-adjust ka padamulan nimo or panipisan nimo nagabase sa duta. Inaistudyuhan namon ang duta diri sa amin. Okay, so nakuha ta ginastudyuhan ni sir ang iya nga uma. So after mapagtanom, mga pila ka days bago ka mag-apply sa fertilizer? Sibindis, magpagtanom namon pag after sibindis mag-apply kami sa herbicide. Post-emergen mag-apply kami. After 3 days magpasunod kami sinasang tubig, bali tatlo ka adlaw, and then mag-splash kami sang tubig. Pag malana, pwede na kami maka-apply kami sang abono mga 18 to 21 days, pwede na after sa application. Pag kasikan application na mundre is dira na sa naga 45 days ang palay na. Okay, so, and then ang imo nga patubig, ano ang schedule mo sir sa imo nga patubig? Depende siya kung yun na plasing-plasing na ako ng tubig abis sa area ko. O kung magtingini siya, pwede mag 3 days, 4 days ka magkasulot ng tubig. Ang pinaka-importante, grabe nga may tubig ang area mo kung nag-abuting stage siya to flowering stage, hasta na siya nga mag-milking stage. Ang muna siyang pinaka-importante sa palay, abis nga kinanggan may tubig. Isa, sufficient siya sang tubig iba. O ambugin ang stage ng palay nga natin. Okay, so nakuha ito na. Amo lang ito sir, and thank you very much sir sa imong pag-ayo. Bye guys! Paglipas ng panahon ay umaangat ang ating teknolohiya at nagkakaroon na tayo ngayon ng modern farming. So, sa about rice planting, meron tayong dalawang methods, which is transplanting and direct seeding. So, transplanting, at meron siyang dalawang uri ng transplanting, which is random and straight row. So, ang random planting ay pagtatanim ng seeds na paramdom at wala kayong sinusunod na tamang measurement or ano. Tapos ang straight row naman ay may sinusunod kayong measurement sa pagtanim. So ang traditional method nito ay mostly human labor. So sa modern farming ay meron na tayong planter na gumagamit ng straight row method upang magtanim ng palay, at mas madali ito at bawas din ng human labor. So sa direct seeding naman, merong tatlong techniques sa direct seeding, which is broadcasting, drilling, and dibbling. So ang broadcasting ay pag sasabwa ng mga seeds, and then sa drilling naman ay binubutasan mo at
meron din yan sa modern farming ng machine, which is seed drillers. And sa dibbling naman, ay ginagawa ito sa mga bukid na mahirap ang plowing at harrowing gawin dahil sa topografiya ng lugar. Ang karagdagang impormasyon ay ilalahad ng aking kagrupo. So, let's go! Hello mga ka-agri! Ako nga pala si Katrina Montes, isang third year ABM student mula sa Mindanao State University. So ngayon, itatalakay ko pa rin ang traditional and modern way of rice planting. In traditional planting, isa sa mga halimbawa nito ay ang broadcasting o tinatawag sa Ilonggo na sabwag. Dito sa Pilipinas, mas adaptable at convenient ang mga farmers sa traditional way kaysa sa modern way of rice planting. So ngayon mga ka-agri, dito sa malawak na palayan, ito ang resulta ng broadcasting sowing o ang traditional way of planting rice. Alam nyo ba mga ka-agri na ang transplanting ay pwede manually at pwede rin by machine. A rice transplanter is a specialized transplanter fitted to transplant rice seedlings onto paddy fields. Mainly two types are riding type and walking type. Mga ka-responsabling ka-agri, what is more essential? Traditional way of planting rice or modern way of rice planting? Modern practices is more essential to traditional practices because modern practices requires less labor and time. It is fast and efficient, ensure timely planting. Another, modern practices reduce stress work. And most of all, mga ka-agri, modern practices ensure plant spacing of rice and plant density. So mga ka-agri, nalaman nyo na ang tamang pagtatanim at pinagkaiba ng traditional at modern practices sa rice planting. So ngayon, alamin naman natin ang tamang pag-aalaga ng mga bagong tubo o bagong tanim na palay. So, tara! Hello ka-agri! I am Evelyn S. Puas, BSABM third year from Mindanao State University, General Santa City. After discussing the method of planting rice, farmers need to be taught how to prepare land and nursery beds, quantity of seeds to plant per hectare, when to transplant their rice, how to apply inputs such as chemical fertilizer and herbicides. For more accurate information, let us interview the owner of this rice field. Tara! Afternoon. So here he is today, the owner of the rice field, Mr. Jovi Domingo. So sir, ilang years na po kayo sa rice production industry? Almost 10 years na. 10 years. Anong variety na mas profitable? Mas prefer kong pansi. Kaysa ordinary, yung pansi, maski dugay-dugay. Pero mas medyo malaki ang harvest. So, ano ang usually na ginatanim na variety? RC 218 or RC 160. Okay, so, ano ang proper way sa pag-apply ng fertilizer? After 15 days, nag-apply ka ng fertilizer. And then, after 15 days, mag-apply na naman ka ng fertilizer. Then, after 45 days, mag-top-dress ka na. Last fertilizer mo na yan. Okay, so, ilang pa months siya kailangan patubigan? After sa herbicide mo, dapat magpatubig ka na. Saving to 15 days. Mag-herbicide ka, tapos after 3 days nga naka-herbicide ka na, mag-apply ka na ng tubig. Okay, pila ka man siya pahubsan?
Dapat pagka ano, after 3 days magpaubas ka na. And then mag-apply ka ng fertilizer. So pila ka sako ang abunan dapat i-apply per hectare? Almost mga 8 sacks per hectare. Mm-hmm. Ano preventive method para madala ang suso? Dapat mag-apply ka ng para sa suso na pan ma'am na chemicals. So, after planting and proper management, harvest is next. So, how do we know if the planted rice is ready for harvest? So, prior to harvest, the rice grows rapidly. So, ultimately, the rice grows at the height of 3 feet. So, at that point, proper management and consistent water with a depth of at least 5 centimeters is important. So, therefore, proper management and critical maintenance is needed. So, the farmers should give that to the planted rice. So, you must take note that before harvesting, the grains should begin to appear with long panicles at the top of the plants. So, how do we know if ready na talaga siya for harvest? So, dapat almost all the planted rice should appear when it comes to grains maturely. So according to Mr. Domingo, if lahat ng grains are almost yellow to brown na ang color, ready na siya for harvest. And you must also take note na all the fields, I mean the rice field, should be dry before harvesting. So after planting, application of fertilizer, and proper management, it takes 105 or usually 3 months for a planted rice to be harvested. So usually 80 days prior to harvest, the rice of the planted rice are drained, or sa Ilonggo we called it pahubasan. So after learning all the planting practices, you are now ready for harvest practice application. So in order for you to become competent and profitable, you should learn all the farming practices. Mga ka-agri, let's rise up! Mga ka-agri, be responsibly healthy! Drikat! Drikat!